Gumaganda ang kahit marami ang tutol, tuloy ang kasalan sa Mindoro sa pagitan ng groom na 36 years old at ng bride na 79. Kapag sila'y magkasama, iisipin mo raw na sila'y mag-ina. Ang iba nga, napagkakamalan pa silang mag-lola. Madalas makakasalubong namin, nanay mo, lola mo, o anak mo. Pero ang totoo, sila'y mag-jowa. Nagkakilala sila noong si lalaki, 26 anyos lang, habang si Lola, 69 anyos. Mahigit apat na dekada ang agwat ng kanilang mga edad. Si Lola, taga Hawaii, habang si lalaki, masahista sa kanilang bayan sa Pola, Oriental, Mindoro. Ang tanong tuloy ng iba. Ang pagkaalam nga ng tao, lulukohin lang niya ako. Pag nagkaroon na raw ito ng green card, kayang-kaya daw akong iwanan dahil bata siya kesa sa akin. Pag may ganyan kang manliligaw, jojowain o totropahin? May dati raw mister si Lola Julia. 1971 ako pumunta ng Hawaii, housekeeping. My first husband, wala kaming anak, pero kami may adopt na dalawa. Pero taong 2008, namatay sa cancer ang asawa ni Lola Julia. Narito sa Pilipinas ang mga labi nito. Doon mo maisip, sino mag-aaral ka sa iyo pag ikay tumanda? Hanggang taong 2012, nung umuwi si Lola Julia sa Mindoro para bisitahin ang puntod ng namayapa niyang mister. Sabi ko, masakit ang ganito. May alam ka bang nagmamasahe? Ang apo ni Lola, ipinatawag daw ang masahista sa kanilang baryo, si Eugene. Friend, punta ka dito kasi yung lola ko nagaling Hawaii. Masakit yung braso niya. Minasahe ko siya. Parang isang ulak na nakay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta. At ang natutulog daw na dugo ni Lola, biglang nabuhay sa galing magmasahe at pagiging maboka ni Eugene. Bandang hapon, nagkainuman, single daw siya. Sabi ko, o kahit sang simbahan, papakasal lang kita. Parang doon nag-umpisa sa mga biro-biroan na yun. Si Eugene, aminadong noon pa man, ang kanya raw type, yung mas may edad sa kanya. Gusto ko lang na mas matured. Wala akong feeling pag mas bata sa akin. Araw-araw na raw dumalaw si Eugene kay Lola Julia. Pinupunta ko siya sila sa hapon, libot-libot, madaling araw na kami umuwi. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Gusto raw niya ako, yung sister-in-law ko, parang nakakahalata na rin na may gusto ito. Ang nasabi ko lang, bata na yun, anak ko na ako yun eh. Sabi ko sa kanya, ikaw na bata ka eh, papunta ka pa lang, ako'y pabalik na eh. Idagdag pa riyan na natuklasan daw ni Lola na si Eugene may ka-talking stage. Apat sila nun, mas may edad talaga sa akin yun. Gayunman, pinatunayan daw ni Eugene na sa kanilang lahat, kay Lola siya seryoso. Brunei ko na agad silang lahat. Hindi na pala ganun biruan yung relationship. Hanggang sa nahulog na nga ang loob ko. After 3 days, kami na. Isang mundong puno ng pag-ibig. Pero ang mga ampon ni Lola Julia, putol sa kanilang relasyon. Sobrang laki ang gap ng edad nila. Iniisip ko baka lukohin lang si ante. Baka pera ni ante yung ano niya para baka alis lang bansag. Isang adapt niya, ayaw niya sa akin kasi wala daw akong ipapakain sa mama niya. Sa kainitan ng kanilang pagkakamabutihan, si Lola kinailangang bumalik ng Amerika. Kinuha ko yung cellphone number niya. Nagload lang ako ng 120 pesos noon. And then, tinawagan ko siyang. Pagdating ko nga ng Hawaii, aba, hindi pa ako nakakarating ng bahay eh. Ante, may tawag ka galing Pilipinas. I'm so happy. No, na lamang the call is from here. Ang iyong nilaan na pagmamahal. Ang dulot nito ay tunay na ligaya. Talagang tawagan lang ng tawagan. Umaga, tanghali, hapon. Ito na ba, Lord, ang ipinagkaloob mo sa akin na
maging kasama ko. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Sa muli niyang pag-uwi sa Pilipinas noong 2013, sinelyuhan na niya ang kanilang relasyon. Basta ay come here in Philippines to get married him. Siya na yung nagsabi na magpakasal na tayo. Nagpakasal sila sa West kahit patutol ang pamilya ni Lola. Dalawa lang ang umaten sa akin, yung nanay ko at saka yung gusto kong kapatid. Sa kanya, wala. Kahit siya na may dad sa akin, tunay ko sa kanya, anak. Kung ano yung pagmamahal ko sa anak ko, ganun din ang pagmamahal ko sa manugat ko. Kahit alam kong against lahat, I don't care. Walang nakakaalam na ganun ang gagawin ko. Hanggang ipinitisyon na rin ni Lola si Eugene para makasunod sa kanya sa Amerika. Masaya dahil may kasama na. Pinaglulutuan nga niya ako ng masarap kasi hindi ako marunong magluto. After ko makakuha ng green card ko, iiwanan ko lang siya. And then, hababayaan na. Pero hindi naman nangyari. 10 years na kami. Habang nagtagal naman, nakikita ko sobra yung care ni kuya kay ante. Doon ko na-realize, age doesn't matter. Tanggap na namin dahil nakikita namin yung pagmamahal talaga niya kay ante. Hindi sumanggi sa isipan ko na iwanan siya. Ayoko maging tama kayo sa sinasabi ninyo sa akin. Ipinakita lang namin na totoo yung pagmamahal ko sa kanya. Katunayan, ngayong retirado na si Lola Julia, si Eugene nang bumubuhay na sa kanya. Caregiver siya ngayon sa Hawaii. 4 years ago na, hindi ko na siya pinagtatrabaho. Kasi may edad na siya. Gusto kong happy life na yung maging buhay niya. Yung buong unit namin. May CCTV camera doon para kita ko pa rin siya habang ako'y nasa trabaho. This is my doctor. Siya ang lahat para sa health ko. Everything, my medicine, siya ang nakakaalam lahat bago ibigay niya sa akin. Kung hindi siya masipag, wala. Kaya kahit alam kong against sila, wala akong pakialam dahil hindi nila nararamdaman ang nararamdaman ko. At para ipagdiwang ang kanilang 10th civil wedding anniversary, sina Lola Julia at Eugene, nitulang Mayo, humarap sa Dambana. 79 years old na ngayon si Lola Julia. Si Eugene, 36. Ang groomsmen ni Eugene, mga binata. Habang ang kinuhang mga bridesmaid ni Lola, ang kanyang mga amiga na pare-parehong byuda na. Excited talaga dahil yung edad naming ito ay nakuha pa kaming abay. Tuwan-tuwa ako dahil malin ninyo, makatagpo din ako hanggang Here comes the bride, all dressed in gold and white. Kumaganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Dad, ang layo eh. First time kong magkasal ng ganun sa almost 30 years na akong pare. Ito man daw ang pinakamasayang yugto ng kanilang buhay, meron pa rin kulang ang mga anak-anakan kasi ni Lola Julia sa kanilang kasal, absent. Kalahati ang saya, kalahati ang lungkot. Sila naman ang lumalayo. Ay, anong magagawa ko? Sa akin, kung magiging okay naman lahat, kung dadalawin nila yung mama nila, hindi ko naman sila pagtatabuyan. Etong relationship is about you and him or her. So dapat i-focus lang ninyo ang relationship niyo sa isa't isa. Kung tayo may relatives na nandyan sa relationship na ganyan, give them a chance. Lahat ginagawa ko para sa kanya. Doon ko lang pinakikita sa kanila na totoo yung pagmamahal ko sa asawa ko. Mahal niya talaga ako. Hanggang sa ako'y mamatay siguro. Isasakripisyo talaga niya ang buhay niya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Sobra-sobrang kaligayahan ang dinulot niya sa akin. Sabi mo daw sa akin. Ay, alam mo na yun. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, ilay sa karamdaman, at tayo ay magsasama pa ng matagal. Sa mga Marites dyan, pag-inggit, pikit!
Sa mga single naman, antay-antay lang. Maglato-lato muna. At baka ang sa inyo'y nakatadhana, nakatakda pa lang, isilang. Isang mundong puno ng pag-ibig. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.